Welcome back sa ating mga balitang basketball. Cade Cunningham tumala ng 28 points, 10 rebounds at 6 assists sa kanilang panalo kontra Atlanta Hawks. At sa kabila, Bogdanovic may 22 at Trey Young may 14 points sa loob ng 39 minutes. Hindi sila pinanigan from the Rainbow Country, 28% lamang. Pero heto, Joel Embiid bumawi sa kanilang laban kontra Chicago Bulls. Matapos ito'y nagkaroon ng 22 points lamang sa kanilang laban kontra Miami Heat. At kaya pala nagkaroon siya ng worst shooting dahil itong si Embiid ay distracted sa isang Cheka Babes. Pero heto ngayon, siya'y bumawi 43 points. At si James Harden may 16 points at 14 assists. Pero si Harris naman nagkaroon lamang ng 8 points sa loob ng 37 minutes. Para sa Bulls, Zach LaVine may 24 points. Panalo ang 76ers 121-106. At samantala, superhero to the rescue. Dahil itong sa hero ay tumala lang naman ng 31 points off the bench sa kanilang panalo kontra Houston Rockets. Jimmy Butler may 21 points. Porter Jr. may 22 at Jalen Green may 20 points. At nagkaroon naman ng 11 points itong si Oladipo sa kanyang debut sa loob ng 15 minutos. Ang ating score 123-106. At sa ibang balita, walang LeBron para sa Lakers contra Spurs. And although maganda naman yung performance ng Lakers dito dahil sila ay nakakasabay lang, pero sa crunch time, nag-take over na itong si DeJounte Murray. Siya ay tumala ng 26 points, 10 rebounds at 8 assists. Samantalang 5 players ng Lakers ang nagkaroon ng double digits. Westbrook, Malik Monk at Carmelo Anthony nagkaroon ng tig 17 points at Talen Horton-Tucker 18 points. Mayroon nga akong 6 wins and 12 losses itong Lakers pag wala si LeBron. Hindi nakalaro si LeBron kanina dahil sumagit ang kanyang tuhod. Sa huli, panalo ang Spurs 117-110. At sa ating huling balita, Golden State Warriors hindi sumuko kahit wala yung kanila mga starter. At parang naging sampal pa ito para sa Denver Nuggets dahil sila'y kinalaban ng Golden State kahit nawala yung kanilang mga starter. Dahil nga, hindi pa rin nakalimutan ni Steve Kerr ang kanilang ginawa noon nung pinospon ang kanilang laban. Pero kanina, hindi nagpatinag ang mga bata ni Steve Kerr at lumaban. And actually, dikit pa nga ang laro at nakakalamang pa ang Warriors. Mahigpit ang depensa ng Golden State at itong si DeMarcus Cousins ay aakmang susuntok pa dahil siya'y napigilan ni Witherspoon. Nagdala si Nikola Jokic ng 32 puntos at sa Golden State, Moses Moody 30 points at Jordan Poole 32. Totally nakita na ni Steve Kerr kung ano ang kakayahan nitong si Moses Moody. At kanina nga rin, nagdumina ang Warriors offensive rebounds kahit nandyan pa si Nikola Jokic. At ito'y kanilang naungusan pa from the Rainbow Country, 42% at 31% lamang ang sa Denver Nuggets. At overall, gumawa pa si Moses Moody ng kasaysayan, pinakabatang manalaro ng Golden State na siyang tumala ng 30 puntos sa edad na 19. At nalampasan niya sa Steph Curry para sa most points sa first half bilang isang rookie ng Golden State, kung saan siya ay nagkaroon na ng 22 puntos. At kahit nanalo ang Denver Nuggets sa performance kanina ng Golden State, especially kay JP3 at kay Moses Moody, doon pa lang ay solve na solve ka na. Well, para sa inyong mga sir, ano ang komento nyo? Mag-comment lang. Para sa mga fast break balita, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching. Peace out.